Aralin 1, tunog ng mga instrumento. Nakakita ka na ba ng instrumentong pangmusika? Paano mo ilalarawan ang tunog nito? Ano ang pagkakaiba ng tunog ng isang instrumentong musikal sa tunog ng ibang bagay? Sa araling ito, maihahambing mo ang tunog ng iba't ibang instrumentong pangmusika ayon sa kanilang material at paraan ng pagtunog. Makikilala mo rin ang iba't ibang instrumento batay sa kani-kanilang kakaibang tunog. Tingnan ang mga larawan, ano-ano ang pangalan ng mga instrumentong ito. Tandaan na ang tunog ng isang karaniwang bagay ay maaaring lumikha lamang ng ingay, samantala ang isang instrumentong pangmusika ay naimbento sa layuning lumikha ng magandang tunog o makapagpatugtog ng musika. Ang bawat isa ay binubuo ng mga bagay o material na nakalilikha ng kaaya-ayang tunog upang makagawa ng himig o ritmo. Halimbawa, ang gitara ay binubuo ng iba't ibang material tulad ng kahoy, metal at plastik. Tignan ang larawan sa ibaba. Lahat ng instrumentong pangmusika ay nakalilikha ng ritmo, ngunit hindi lahat ay nakalilikha ng himig o tono. Ang instrumentong pangritmo ay nakagagawa lamang ng mga tunog na mabilis at mabagal o malakas at mahina. Kadalasan ay isa o dalawang uri ng tunog o tono lamang ang kayang likhain na instrumentong pangritmo. Samantala, ang instrumentong panghimig naman ay nakagagawa ng maraming tono tulad ng matataas at pababang tono. Marami itong pinipindot na bahagi upang makalikha ng iba't ibang tono o himig. Para sa unang gawain, isulat ang R kung ang instrumento sa larawan ay panritmo. Isulat naman ang H kung ito ay may kakayahang gumawa ng himig. Tandaan na ang bawat instrumento ay lumilikha ng tunog ayon sa material na bumubuo rito, tulad ng kahoy, bakal o plastik. Ang ritmo o himig nito ay ayon din sa paraan ng pagtugtog o pagpapatunog ng mga material na ito. May mga hinihipan, hinahampas, inaalog, pinipindot o pinagagalaw ang kwerdas. Ang mga instrumentong hinihipan ay may tunog na mahangin. Ito ay nakalilikha ng himig o matataas at mabababang tono. Ang hangin ay nagmumula sa bibig ng musikero, papasok sa butas ng instrumento at dumadaloy sa iba't ibang bahagi nito. Ang mas maliliit na instrumento ay nakalilikha ng matataas na tono, samantalang ang mas malalaking instrumento ay nakalilikha ng mas mababang tono. Ang mga instrumentong may kwerdas ay may tunog na mahaba at nakagiginhawa. Ito rin ay nakalilikha ng himig dahil ang iba't ibang haba at kapal ng mga kwerdas ay nagdudulot ng iba't ibang taas o baba ng tono. Ang mga kwerdas ay maaaring pitikin o kiskisin upang tumaginting at tumunog. Kapag mas maluwag o makapal ang kwerdas ay mas mababa ang tono nito. Kapag mas unat at manipis ang kwerdas ay mas mataas naman ang tono nito. Ang mga instrumentong hinahampas o inaalog ay may tunog na maikli. Ito ay kadalasang nakalilikha lamang ng ritmo at hindi ng himig. Maaari itong tugtugin sa pamamagitan ng paghampas ng patpat o kamay. Ang iba naman ay may laman sa loob na siyang nag-uumpugan. Mga halimbawa. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, tukuyin ang mga instrumentong pangmusika ayon sa paglalarawan ng tunog nito. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagotang papel.
para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, makinig ng tunog ng kahit anong instrumento, magtanong-tanong sa iyong mga kakilala kung sino ang mayroong instrumentong pangmusika sa kanilang tahanan o kaya naman ay magpatugtog gamit ang cellphone. Maaari ka ring mag-improvisa ng sarili mong instrumento gamit ang mga bagay sa paligid. Ang mga bote ay may iba't ibang hugis at laki na may kani-kanyang dami ng tubig ay maaaring hipan sa butas upang makalikha ng mga tono. Ang mga kahon, lata o iba pang lalagyan ay maaaring kabitan ng kwerdas upang kalabitin o lagyan ng maliliit na laman sa loob upang alugin. Ang iba't ibang bagay na matigas at may patak na bahagi ay maaaring tapikin o hampasin ng patpat upang lumikha ng ritmo. Sa huling gawain, buuin ang talata sa ibaba, gawin sa isang malinis na papel. Dito nagtatapos ang ating aralin sa music. Hanggang sa muli!